Magandang araw po sa kanilang lahat. Welcome back po sa ating channel, mga Treasure Hunter. Tayo po ay nandito sa may ginagawang kalsada. Ito po ay bago. At ating alamin ang mga sign na nababakho, nabubuldozer dito po sa bagong daan. Ito po ay ang lumang highway ng mga Japanese Imperial Army dito po sa kabundukan. Subalit, ito ay ginagawang kalsada. Marami ang nakikita nating mga markers dito na maaaring hindi napapansin ng mga gumagawa ng kalsada. So, ito po ay mga boulders talaga. Hindi naman ito bato na galing doon sa kinuha nila. Yung mga maliliit lang dyan, yun ang mga batong hinakot nila at nilagay, tinambak nila dyan. Pero yung mga bato na yan na malalaki dyan ay dati na yan nandyan na nagkaipon-ipon. So may mga makikita tayong kakaiba na mga marker dito po sa mga batong ito. Halata yung mga batong ito, may mga shapes na makikita ang nating hand carve lang yung iba na ginawa lang sa kamay. So ito po ay nagkumpulan talaga at mapapansin natin yan. Diamond shape na bato, yung angle na yan. Tapos pahaba. So ibig sabihin yan ay maaaring pointer yan. Si may buntot yun. Ito ay mga boulders. So, ipon-ipon yung mga malalaking bato. So, hindi naman mabuhat yan ng basta-basta. Sobrang laki yan. Kahit siguro 10 tao, hindi mabuhat yan. Ito. Kansinin nyo yan, ay parang round na pababa. Yan ay tunnel sign. So, tunnel sign po ang mga ganyan. Yung letter D na yun, under. Ibig sabihin, may tunnel sa ilalim dyan. Straight. Sa ilalim siguro ng kalsada, lumang kalsada ng Japanese ito eh. Pansinin ninyo yung mga bato nito, may mga shapes. Kikita natin yan, bangka. Yan, barko. Ni General Yamamoto yan. Shape ng barko yan. Ito sa angle sa right side ito. Ito makikita natin na ito ay bangka. Malaking bato yan. Hindi mabubuhat yan ng 5 tao siguro. Hindi mabubuhat yan. Maaring tulak. Pero hindi may kayang buhatin yan. Sobrang laki yan. Mga 400 to 500 kilograms siguro yan. More or less. Ito, pahaba. Yan. Tsaka ito, makita nyo yan yung shapes niyan. Parang arrowhead na malaki. Tsaka, siya? Makinis. Halatang parang nai-shape ng isang chemical o napalitadahan siya. So, ito ay maaaring isang markers na hindi napapansin ng mga nagbubuldozer. Kumpul-kumpul po ang napakalaking mga bato na may mga shapes. Yan o, yan. Arrowhead yan. Boulders. Na palatandaan yan na mayroong sa ilalim, maaaring may sikrito. At maaaring hindi nila napapansin yan. Kasi gumagawa lang sila ng kalsada, nagko-construction sila, wala yung engineer nila. Saka hindi naman treasure hunter itong mga engineer nila. Maaring wala silang alam dyan sa mga batong ito. Ito may mga shapes na kwadrado yan, square na circle, square, tsaka mahalata mo na bluish o gray yung loob ng bato, gray, bluish gray, tsaka black na black yung loob niyan. May mga shapes kasi yung mga ordinaryong bato, although may mga shapes pero hindi perfect na na-carve ng maganda. Ito, may mga, yan, ibang mga shapes, may parang itlog, squares, mayroong triangles, mayroong barko. So, kahalatang na-carve ng maganda. Hindi ordinaryo. Yun yung mga batong ginamada na yon, galing na yun sa kinakot nila. Pero itong malalaki na ito, original yan dyan yan. Original yan dyan yung may shapes niyan. Yan ay tunnel sign po. Papunta po ng west, galing sa east yan. Ibig sabihin, yun ang direction ng tunnel na nasa ilalim. So, maaaring straight lang yan pababa doon sa kanilang kalsada. May ibig sabihin yan. Yan, mga boulders. Ang lalaki yan. Yan, kita nyo yan. Diyan, inuka yan. Mga malalaking bato na yan. Tinambak ng mga Japanese yan dyan. So, hindi naman tayo nakakita. Pero halata kasi na talagang inilagay lang dyan. Sobrang lalaki na mga yan eh.
Saka kumpul-kumpul sila na may mga shapes. Imagine mo yan, mga 10 meters na ganyan na may mga boulders. Yan ay kakaiba na. Saka may mga shapes pa. Ayan, kumpul-kumpul. Usually kasi hindi buhaghag ang lupa dyan dapat. Parang tambak lang na pinail yung mga batong malalaki. Mahalata naman kung tambak o hindi yan sa taas. Yan ang original na nasa itaas. Pero ito parang tinambak nung unang panahon. Maaring in-engineer yung kalasada ito ng old highways ng Japanese history, Spanish trail. Yan sabi nila. May triangular, mayroon kang makikita round. Ayan. So yan mga yan, yan mga batong yan. Diyan nila nakuha mismo yan. Hindi na sila kailangan maglagay pa ng hahakutin kasi may mga bato na silang nahuhukay na malalaki. Ginawa nila, final na lang nila dyan sa gilid. Pero yung mga maliliit doon sa unahan na yon, yan, galing yan doon sa hinakot nila. So ito nasa gilid talaga ng bundok. Bangin yun sa ibaba. So yan, street na yan, pababa yan. Kalsada na yan. Maliit lang itong kalsada ito. Tinapyas nila ng malaki para medyo lumawak. Maaring matsambahan nila dito yung mga giveaway na ano, mga gold coins. Karamihan yung mga nakakatsamba sa mga ganitong kalsada, mga gold coins. May mga gold bars pero mga ilan-ilan lang. Mga giveaway nila, karamihan gold coins eh. Yan. So yan, mataas. Yan, pansin nyo, yun yung bakho sa gilid. Yun yung kalsada sa kwan, kabila. Highway na yun dun. To diretso yan, kakahuyan pa yun dun sa baba. So dadaan dun yung kalsada, straight. Pababa dyan. Ito yung bakho nila. Maliit lang yung bakho eh. Maliit lang yung crane ba yan? Pero tingin ko bakho eh. Kasi ang crane medyo mahaba yun. Bakho lang yan. Yung mataas na yung binakho nila. Nasa 20 feet siguro yan. Yung nakafile yung mga natural rocks dito. Yan, mga natural rocks yan. Sa inyong bulldozer yan. Sa kabilang side ito. Red yung lupa, orange red. Yun yung diretso pa, hindi pa na-bulldozer ng baba doon. Pababa ito eh. Yan. So halatang may Yamashita treasure. Ayun dun sa mga marker na yon. Pero hindi dito mismo, maaaring sa ilalim. May sekreto. Yung mga markers pa lang yan, yung boulders. Medyo hindi ganun kadali yan. Tsamba-tsambahan lang din. Kapag mayroong mga giveaways dyan, swerte yung mga driver ng bakho. Sila ang unang makakakuha. So, pababa na tayo. Tayo ay uuwi na. At hapon na. So, sana ay nagustuhan ninyo yung ating ipinakita sa inyong video tungkol dito sa area na binobuldozer na ginagawa nilang kalsada. At sa tingin ko may nakatago dito kasi lumang daan ito ng mga Japanese Imperial Army. Saka marami talagang markers dito sa paligid na ito. So pag maraming markers yan, may sikrito talaga sa ilalim. Yan ang ibig sabihin ng mga boulders doon na nasa itaas. Maging yung mga ubog dyan sa ilalim, yung mga spring, may mga markers dyan na malalaki. Pero puro tunnel ang ibig sabihin. So may mga nakubiran talagang tunnel dito sa ilalim ng highways na ito. Pero hindi yan matatamaan ng bakho ng basta-basta. So dito na lamang po. Thanks for watching. Hanggang sa muli. Maraming salamat.